Sakaling pahintulutan, ipagbabawal ng Commission on Election ang paggamit ng artificial intelligence para sa midterm 2025 election. Sinabi ng COMELEC, ito'y para maiwasan ang ginagawang deepfake sa paggaya ng boses ni Pangulong Marcos Jr. Narito ang aking report. Inirerekomenda ng Commission on Elections sa Commission and Bank ang pagbabawal sa paggamit ng mga artificial intelligence o AI o iba pang digital manipulated campaign material para sa 2025 national and local election. Nasabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na susubukan niyang kumbinsihin ang Commission and Bank na aprubahan ang kanyang rekomendasyon sa pagbabawal sa paggamit ng AI at deepfakes. Nag-ugot ito noong kumalat ang isang manipulated voice sa social media ni President Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang buwan. Nagtulak ito sa Department of Information and Communications Technology o DICT at sa mga law enforcement agency na magsagawa ng isang investigasyon. Sa naturang video, binibigyang otorisasyon ng Pangulo ang Armed Forces na gumamit din ng pwersa laban sa agresibong paggalaw ng China sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Dagdag pa ni Garcia na nakatakdang talakayin sa N-Bank ang ipinasa niyang rekomendasyon sa susunod na linggo. Binibigyang diin ni Garcia sa kanyang sulat ang nakaaalarmang pagkalat sa paggamit ng AI at deepfakes lalo na sa panahon ng eleksyon. Maaari raw itong magdulot ng misinformation at kalituhan sa mga botante at maging sa mga kandidato sa susunod na eleksyon. Kung ahayaan ang pang-abuso sa paggamit ng AI, pinapatay raw nito ang tunay na layunin ng kampanya, ang pagiging tunay at totoo. Samantala, sa nalalabing 4 na buwan bago isara ang voters registration, nabanggit na ni Garcia na naabot na ng COMELEC ang target nilang 3 million new voters. Masasabi raw nila na ang tagumpay ng mabilis na pag-abot sa target ay dahil sa malawakang information dissemination campaign ng komisyon. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.